ang lahat. Bayan ngayon nagbubuli, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libi, sa kanyang kinalulugugan, tininig aming pananbitan, abang bayan nagpag-ibig, sa kandili niya nananabig, bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, iniibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagaloob mo sa mga pinag-uusik dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang sila'y maging mga saksing matatapang sa paninindigang ang mga pangako mo'y maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sanlibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa Templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, ng mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar
na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag sa mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at ipapaliwanag ang lahat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukuwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, wag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init
at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay iaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagtatapos, no, ilang araw na lang po at matatapos na ang kalendaryo sa karaniwang panahon kung saan ay pinagdiwag natin nung Linggo ang pagkahari ni Kristo ng Sanlibutan. Si Kristo ang dapat nating itinuturing at kinikilalang hari ng buhay natin. At ang haring ito ay hindi lang basta nangangako, hindi lang basta nagsasalita ng kaginhawahan, katiwasayan, o kung ano man yung mga masasarap sa mundong ito, kundi pinapaalala rin niya yung mga dadanasin ng isang nagnanais kumilala sa kanya bilang hari. Kung inaakala po ninyo na pag sumunod tayo kay Kristo, walang problema, walang sakit, walang magagalit sa atin, nagkakamali tayo. Kasi naging totoo naman si Kristo sa kanyang pagpapaliwanag, sa kanyang pag-iimbita, na ito ang maaari ninyong danasin. Para nang sa ganon, maging buo ang ating desisyon na pagsunod sa Kanya. Handa ba talaga tayong sumunod kay Kristo? Kahit na magkagera, kahit na magkasakit,
Kahit na mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng mga pinahalagaan mo sa buhay, kaya mo ba talagang panindigan ito? Ngayon pa lang, pag-isipan mo na ng mabuti. Dahil hindi rin po talaga biro ang desisyon na ating gagawin. At alam ni Jesus yan. Kaya nga, napaka-transparent no, ng mga salita at pangako na binibitawan ni Kristo para sa atin. Hindi tayo ililigaw. Hindi tayo lilinlangin. Hindi tayo pangangakuan at sasabihan ng napakagandang mga salita at pagkatapos naman ay puro pahirap naman ang ating mararanasan. Sa konteksto po ng nangyayari sa ating paligid, no, sabi po dito, ilan sa mga maiuugnay natin dito, no? Sabi po, ipagkakanulo kayo ng mga magulang, mga kapatid, kamag-anak, ipapapatay ang ilan sa inyo, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ang tanong nga lang ay, dahil ba talaga kay Kristo, kaya tayo nagkakagalit-galit? Dahil ba talaga kay Kristo kung kaya't nagkakahiwa-hiwalay ang mga magkakapamilya? Dahil ba talaga kay Kristo o dahil sa mga usaping politika at sino ang politika? Dahil sa iisang tao na nangako sa iyo ng kaginhawahan, na nangako na pauunlarin ng bayan, pauunlarin ng bansa, kaya kayo mismo handang magkagalit-galit, handang magkasira-sira para lang maipagtanggol mo yung pinaniniwalaan mong tao na nangangako ng kaginhawahan. Parang worth it ba na i-give up nyo ang inyong mga relasyon dahil lang sa paniniwala mo sa isang tao? Tao lang yan. Ang nagsasalita sa atin, Diyos, si Kristo, ang Nazareno. Na in reality, sabi nga natin, deboto tayo ng Nazareno, pero okay sa atin ang mga taong nagnanakaw, pumapatay. At sa ganito pong paraan, no, kapag ako po ay naghuhumiliya ng ganito, marami po mga deboto, reactive. Father, bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Eh, hindi naman ako nagsasalita ng tungkol sa... Si Kristo naman ang nagsasabi nito. Siya nga nagpaalala sa atin ang mga utos na dapat nating sundin. Pero pagdating dito, sa mga ganitong bagay, hindi natin masunod si Kristo. Kasalanan ang magnakaw. Kasalanan ang pumatay. At ang sumuporta sa magnanakaw at pumapatay, may kasalanan din. Pero ngayon po, talagang marami po ang nakaantabay sa social media, nag-aabang ng sasabihin na ngayon, no, marami rin tayong bashers, marami rin tayong no, nagko-comment, no, ay, yan ang paring yan, napakasama niyan. Meron pa nga nagsasabi, no, ay, ang paring yan, CPP NPA yan. Pero kung sabi ko, ano ba, tahimik na lang ba? Hindi na lang ba tayo magsasalita? Ganun ba ang Kristiyano? Tatahimik lang? Ganun ba ang deboto? Tatahimik lang? Father, wag na yan. Boring. Father, wag na yan. Pero kailangan pa rin natin magsalita. Usigin man tayo. Sabihan man tayo ng hindi magaganda, basta't malinaw din, ito bang sinasabi ko ay akin lang? O itong sinasabi ko ay galing kay Kristo? Sana po, no, sa mga deboto natin, parang
Isipin rin mabuti ha sa mga deboto po ha. Hindi ka lang nandito para humingi sa Poong Nazareno. Naririto ka dahil gusto mong ipahayag ang iyong katapatan sa Nazareno. Kaya nga po tayo ngayon ay mayroong Red Wednesday. Ang pula ay simbolo ng dugo ng mga Kristiyanong pinaslang o pinatay dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya kay Jesus. Marami po yung pinahirapan, tinorture. Marami din pinangakuan na i-give up mo, no? Katulad ni San Lorenzo Ruiz, sabi, i-give up mo ang pananampalataya mo, mabubuhay ka, hindi ka namin pahihirapan. Pero, di ba, sabi ni San Lorenzo, isang Pilipino, kahit 1,000 buhay meron ako, ibibigay ko sa Diyos. Kaya po, mga kapatid, no? Ito bang paghihirap natin o nararanasang hirap ay dahil sa pagsunod natin kay Kristo o dahil sa mga mali nating sinusundan, dahil sa mga mali nating sinasandigan? Nasaan ba talaga? Nawa po ang dugo na dumanak at inialay ng mga Kristiyano nating mga nauna pa sa atin ay magbigay sa atin ng inspirasyon na mas maging matapang, mas maging matatag, na sumunod sa utos ng Diyos at manindigan sa katotohanan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa Diyos ang daigdig at ang sangkatauhan. Ipagkatiwala natin sa ating sarili sa Kanya nang may pananalig at umasa sa Kanyang pagtatanggol. Ang ating pong itutugon, Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang simbahan, naway tumingin sa kinabukasan nang may kapayapaan at pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, ang mga hinahamak, mga tinanggihan, naway makadama ng kalinga, kalinga ng Diyos sa kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang mga may sakit at ang mga nagdurusa naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway pagkalooban ng walang hanggang liwanag at biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko,
lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ikapananatiling matatag na mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong mga pwesto, huwag pong lilipat. Kung saan kayo nakaupo o nakatayo, dyan lang po kayo, kami ang mag-aabot ng komunyon. Katawan ni Kristo. Amen. Isugo mo kahit saan.
langin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. San libong man aking buhay, san libo rin iaalay, san libo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. San libo man aking buhay, bawat isa'y iaalay, sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isubo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. San libo man aking buhay, san libo rin iaalay, san libo kong kamatayan, sa palad mo inalaan. San libo man aking buhay, san libo rin iaalay, san libo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. San libo man aking buhay, san libo rin iaalay, san libo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ng katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristong kanilang sinundan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Panalangin para sa mga Kristiyanong inuusig. Ama namin sa langit, hinahayaan mong sumikat ang araw, kapwa sa masasama at sa mabubuti.
Ang anak mong si Hesukristo ay namatay para sa lahat at sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Nananatili pa rin ang limang sugat na dulot ng kanyang pagpapakasakit. Sa kanyang kapangyarihan, kanyang tinutulungan ang lahat ng nagpapakasakit, inuusig at pinapaslang dahil sa kanilang katapatan, sa kanilang pananampalataya. Maawain at makapangyarihang Ama, huwag mong pahintulutang muling paslangin ni Cain ang walang laban at inosenteng kapatid niyang si Abel. Nawa ang mga Kristiyanong pinag-uusig sa buong mundo ay manatiling kapiling Jesus sa paanan ng kanyang krus, tulad ni Maria ang kanyang ina. Ingatan mo at aliwin ang mga nabibiktima ng karahasan at mga naaapi. Nawa ang Espiritu Santo ng pag-ibig ay bigyang bunga ang pagsaksi at kamatayan ng mga namatay para sa pananampalataya. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.